Ang Philippine Army's Army Artillery Regiment ay nag-release ng video tungkol sa kanilang plano na bumili ng mga bagong missile at rocket artillery systems. Una na dito ang land-based missile system na may range na 280 km circular error probability accuracy na 1 meters at kaya pa magsi-skimming. Abangan natin kasi may negotiation na ang gobyerno natin sa Bramos Aerospace para sa Bramos Mobile Coastal Defense Batteries. At baka nga daw dagdagan pa ang budget para mabili natin ang 3 batteries instead of 2. Pangalawa sa listahan ay ang gun-based air defense system na bago pa lang sa Horizon 3 phase. Bibili tayo ng anti-aircraft guns na may fire control radars para sa short-range air defense laban sa drones, helicopters, at slow-moving air targets na may range na 3 up to 5 kilometers. Pero hindi pa nagtatapos dyan, may plano din tayong bumili ng medium-range air defense system na may range na 40 kilometers at ceiling reach na 20 kilometers para sa proteksyon laban sa fast jets at cruise missiles. Ang mga leading candidates dito ay ang Rafael Spider Mister at Dil Defense IRST-SLM. At hindi rin pwedeng kalimutan ang short-range air defense system na may missile-based air defense para sa short-range engagements na may range na 6 hanggang 8 kilometers. Ito ay may missile na may Mach 2 at 2 hanggang 4 kilograms warhead na may proximity at impact fuse. Mga candidates dito ay ang MBDA Mistral 3 at Tail Star Strike Forces Yield System. Pero ang pinakamalupit na balita ay ang plano natin na bumili ng mga rocket artillery systems tulad ng Chunmoo KMLRS, Lynx Pulse at HIMARS. Ang Chunmoo ay may capability na mag-fire ng KTSSM2-gear tactical ballistic missile, samantalang ang Lynx Pulse ay may mas developed na munition variety, kabilang ang extra guided rocket at 150 km range Predator Hawk guided rocket at 300 km range, at Delilah cruise missile at 250 km range. At ang HIMARS, grabe, talagang game changer. Plano talaga natin na bilhin ito sa hinaharap para paigtingin ang ating archipelagic defense posture at focus sa A2AD systems at firepower delivery. Nag-shift ang Philippine Army sa missile at rocket artillery systems gaya ng ginagawa ng ibang allied forces tulad ng US Army, Japan SDF, at Australian Army. Mayroon ding security sector assistance roadmap between the Philippine and US na maglalaro ng malaking papel sa acquisition na ito, at inaasahan natin na makakabili tayo ng 1 hanggang 2 batteries sa malapit na hinaharap.